Jesus.
galaxy. You are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy. The Lord of heaven and earth. The Lord. Jesus, thank you, Lord God. Panginoon, maraming salamat po, Lord God, that we are together once again, Lord God, this 3 p.m. worship and Bible study, Lord God. We lift the rest of the time with you, Panginoon. May you be the one to speak, Lord God, sa aming lahat na pag-uusapan ngayon. Brother Enix's message, Lord God, may the people be touched by your spirit, Lord God, and may you speak through his vocal cords and think through his mind. Whatever comes out of his mouth will all be coming from you. In the name of Jesus. Amen. 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 Good afternoon. Good afternoon, everyone. Welcome to Christian Ministries TPM Worship and Bible Study once again. Yes. Kumusta po tayong lahat? I'm good. By the grace of God, we're still here on a lockdown. Yes. Our esteemed seed of the Lord is getting higher. Yes, I really think that we're going to be extended. And our intimacy with the Lord during the lockdown is spiraling up. Kasi wala tayong pwedeng gawin. Lalo pag Christian ka, you have more time being alone with God. You could have more time in His Word. And of course, we'd like to thank Pastor Macho for very good worship leading again. One of my favorite songs from Third Day, God of Wonders. Napawander ako dun eh. I started looking at the ceiling and praising the Lord. Praise God for His goodness. Hallelujah. And of course, before we go much farther, we'd like to greet our viewers, our supporters, people that are really searching and hungry for the Lord. Otherwise, if they're not hungry and searching for the Lord, they will be watching this. And I really believe, as you seek the Lord, like these people that I'm about to greet, seek the Lord with all your heart, it says there, and you will find Him. Okay, well, shout out to Miss Lisa Baroga. Hi, Ma'am. Okay. Of course, our ever-faithful Angelito, General Luna. Hello, brother. Good afternoon to all, he says. Yes. Of course, James Andrew Manalo is also watching. Hello, Brother James. And hi, Brother James. And also Maria Elena Salvador. Blessed afternoon, everyone. Grace Reyes Gara. Oh. And of course, these are from our Metanoia Japan, Sancho Huerta, who actually was our guest too yesterday. Not actually guest, but participated on the broadcast. But this is from Metanoia Japan. He says, Kudichiwa from Nippon. And of course, Ron Jaworski is also watching. Hello, Brother Ron. And here, somebody. Hi, Brother Ron. Shout out. And of course, Meger Takahashi. He says, Hontuni, Umai, Duseni, Josu, Itsumu, Arigato. I don't know how this sounds, but I'm trying my best to sound like Japanese. And of course, somebody from Alabama, USA is watching. None other than Attorney Banjo Navarro. Hi, po. Attorney, yeah. And Mike De Los Santos, our brother, is also watching. Hi, Brother Mike. With, yes. How are you? Mukhang nagkakarga siya sa pier eh. I'm not sure. Amen. Yeah. But he's also watching now. And our very vibrant sister, Ivy Canosa, is also watching. Hello. Hi, Ivy. Hello, Ivy. How are you? And Paolo Kimpo is also watching. I bet he's laying down on his bed again, watching us, but painfully watching us. And Ro Bautista, beautiful afternoon to everyone, she says. And Evangeline Jelaro Suma and our brother Jamel Macas. Yes, Brother Jamel. And hi, Jamel, how are you? And Giovanni Seed, good PM to all. And Janet Koo.
Jeanette Koo is saying hello. If there's anybody that you could see there that I haven't seen, please do your shout out as well, Pastor Macho. Banggit mo naman lahat. Nabanggit naman lahat. Wow. Well, of course, without much farther ado, and I'm also very hungry to actually listen again from one of the most anointed person. I really think that as the time goes on in our Christian walk, this discipler of God is being molded by God as His mighty mouthpiece as well. So let me give the stage to our dear brother and discipler, pastor, teacher, Eric Ang. Take it away, sir. Thank you. Ikaw na maglagay ng Well, focus first kay Peter. Diba? Peter, siya yung disciple na palaging binabara, palaging napapahiya. But, diba? Well, kasi I think from puro palpak to in the end, si Peter, siya yung namatay na upside down yung cross. Kasi he felt na hindi niya deserve to die like Jesus Christ. So, yung transformation na yun, it's parang I think para sa atin, malaking bagay to understand. Kasi from denying Jesus Christ, ano nag-change? Diba? In Mark 14, let's start with that. Mark 14:27. Ito yung parang mahuli na si Jesus. And He's telling my disciples, then Jesus said to them, all of you will be made to stumble because of me this night. For it is written, I will strike the shepherd and the shepherd will be scattered. But after I have been raised, I will go before you to Galilee. Tapos yung next verse, Peter said, even if all are made to stumble, yet I will not be stumbled. Medyo may pagka kayabahan na si Jesus nagsabi na may stumble kayo. For some Peter, hindi. Silang lahat stumble, ako hindi. Di ba? Tapos nagsalita ulit si Jesus. Sa verse 30, Jesus said to him, assuredly I say to you that today, even this night, before the rooster crow, twice you will deny me three times. Tapos sagot ulit ni Peter, 31, but he spoke more vehemently, mas matigas na, if I have to die with you, I will not deny you. Di ba? Parang sinasabi ni Jesus, ano mangyayari sa inyo? Ni Peter, hindi, ako, sila ganyan, ako, mamamatay ako kasama ka. Di ba? Pero alam naman natin lahat, nag-deny siya. So ano nag-change? And I feel na si Peter, honest siya. Mahal naman na talaga si Jesus. And in his mind and heart, talagang I think kaya niya gawin mamatay para kay Jesus. It's just nung time na yun, nag-weak flesh ang dumating. So weak. Kaya nga Jesus tell them nga nung sabi niya, mag-pray kayo for the flesh is weak but the spirit. The spirit is willing but the flesh is weak. So, dito, nakita mo, talagang medyo may pagkayabang. Pero I think tama yung heart ni Peter. Yun yung zeal niya for Jesus, totoo yun. Pero nung time na nauna yung takot. So, bakit? Ano nagbago? So, we'll discuss yung pagbalik ni Jesus. Pero before that, may kasi yung conversation, yung feed the lambs, may love dun eh. Diba, Peter, if you love me, I'll discuss muna. May dalawang love na ginamit. In Greek yata, Greek is 7. Eh. May nagsabi sa akin 9. Pero yung pag-check ko, 7. Pero we'll just use the 2 lang. Next slide. Yung phileo, saka agape. Kasi andun yung sa usapan nila. So, ano yung phileo? Phileo is affectionate love for a friend, wife or family, it was considered a love between equals. Tapos yung agape or selfless love is the highest and most
radical type of love. So yung phileo, yan yung love for a family, friend. So yan na yung pinaka, pwede mo na sabihin, sagad na kaya natin gawin ng tao. Yung tunay na pagmamahal sa kapwa, sa asawa, sa kaibigan, sa family. O, talagang yan na yung pinamataas. Yung agape, selfless love. Yan yung ginawa ni Jesus. So, agape, it's just si God lang may kaya gumawa. So, yan yung two, phileo and agape. Phileo, para sa tao, agape, love ni God. So, next slide. Ito na yung reinstate. Yung title niyan is reinstate ni Jesus si Peter in John 21. So, ito na, verse 15. So, when they have eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? Yan yung agape. Tapos 16, ito yung sagot ni Peter. He said to him, yes, Lord, you know that I phileo you. He said to him, feed my lamb. So, yung tanong ni Jesus kay Peter, do you agape? Ang sagot ni Peter, I phileo you. But before tuloy natin yan, I just want to point out na alam ni Jesus heart ni Peter. Kaya, di ba, yung reinstate na yun, never niya pinagalitan si Peter about denying him. Talagang wala sa buong gospel, kahit isa doon, walang pinagalitan si Jesus. Di ba? Kasi for me talaga, na-feel ko, tama yung heart ni Peter, alam ni Jesus eh. So itong reinstatement, medyo ina-adjust lang ni Jesus si Peter. So, yun nga, para sa atin, if na-understand mo to, you know saan yung focus mo dapat. Di ba? So, yung next slide, inulit-ulit ni Jesus. Medyo same, actually same pa rin. Sa 17, yung 16, he said to him again a second time, Simon, son of Jonah, do you agape me? He said to him, yes, Lord, you know that I phileo you. He said to him, tend my sheep. So, si Jesus ulit, sabi niya, do you agape me? Si Peter, I only phileo you. Parang ganyan ang usapan. Ngayon yung third na tanungan sa 17, he said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved. Sa 17 na. Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. Ngayon, ang tanong is, sino nag-change? Si Jesus pa rin ba nagsasabing, do you agape me? Tapos si Peter ang from phileo naging agape. Di ba? Kasi yan yung unang preaching na narinig ko is dapat parang tayo Peter from phileo dapat maging agape. Yun yung normal teaching eh. Yun yung una ko narinig. Until nung inintindi ko talaga lahat, parang hindi parang mali. Mali yun. Kasi tingnan mo, yung next slide, doon ko na linagay eh. Yung sa 17 ulit, sabi niya, yung next slide, he said to him the third, Simon, son of Jonah, do you phileo me? So si Jesus, nagpalit, papuntang phileo. Tapos yung next, ang sagot ni Peter, Lord, you know all things, you know that I phileo. Hindi na nagbago si Peter ng phileo. So, ano makukuha natin dito? Ano revelation? Ano yung point ni Jesus? So, from, do you agape me? Sagot ni Peter, I only phileo you. Do you agape me? I only phileo. Normally, ang isip ng tao is, dapat si Peter maging agape. Di ba? Para hindi mag-fall ulit. Para hindi mag-deny. Pero ang point doon, nag-stay si Peter sa phileo. Si Jesus, from agape, pinalitan niya phileo. So, ano yung point doon? Kasi,
yung before lahat, yung sasabi ko, doon kaninang Mark na sabi, I will die with you, I will imprison and in death, sasama ako sa'yo. Feeling ni Peter, kaya niya yung agape love. Mahal nga niya, pero feeling niya, kaya niya. So, yun ang gusto niya sabihin kay Jesus. Ngayon, ina-adjust ni Jesus na, hindi mo kaya. So, anong point niya? Ba't binabalik ni Jesus, si Peter, sa hanggang pili yun lang kaya mo? Para gusto niya, if mag-focus si Peter, hindi sa ano kaya niya, but gano'n siya kamahal ni Jesus o ni God. Yun yung nakita ko sa body of Christ. Naka-focus what we must do, how we should act, how to wish, how lahat naka-focus na dapat ganyan, dapat ganyan, dapat. Kung mali, baka may parusa, baka hindi kayo blessed ni God, baka ganyan. So, ang daming Christian nag-burden o na-overwork kasi they so focus on how we should act as a Christian than just, katulad nito, in-adjust ni Jesus yung focus ni Peter from huwag mo tingnan ano kaya mo. Tingnan mo gano'ng kita kamahal. Di ba? Nakuha nyo? It's kasi yun ang nakikita ko. Madami talaga mahal naman si God, mahal si Jesus. They really in their heart talaga accept. Pero pagdating ng temptation, pagdating ng problema, tumitiklop. Kasi from the start, never nila binil yung love ni God sa heart nila. They are so focused na dapat mahalin ko si God, dapat kahit adyan na lahat, gagawin ko yan. Di ba? Yan yung si Peter eh. So ina-adjust ni Jesus, mali yung focus mo. Alam ko mahal mo ko. Di ba? Kaya nga, laking thorn na nawala sa akin nung I stop na parang I stop to please God. I stop to perform. I just focus gano'n siya kamahal. Kaya ngayon, ang dami ko tinuturo, ang dami halos araw-araw. It's not because kailangan ko ipakita kay God yun. Nung naiintindihan ko yung love, then lahat ng lumapit sa akin, I show them yung love ni God eh. Yun yung laking nung naiintindihan ko to, sabi ko, okay, so I will stop parang bagang pwede mo sabihin, i-prove ko kay God na mahal ko siya. Hindi ko kailangan prove, alam na niya ano laman ng heart ko from the start. Di ba? So dito pinapapalit. So kaya nga ang title nito, Reality of God's Love. Ang problema, we are so focused on showing God na mahal natin siya without really understanding ano yung love ni God. Kaya nga, lahat ng problema, ang nangyayari is madaming totoong Christian na they just follow ano yung turo. Kasi they never stop to analyze ano ba yung love ni God. How do you, paano mo makikita? Paano mo intindihin? Di ba? And ang nagiging problema pa is we are creating a God na ano sa tingin natin. Ano yung ibig sabihin ng love? Kaya nga, si Brother Ron talagang binibreak niya yung sovereignty. So, lahat eh. Kasi, yung ano na yun is create ng tao eh. It's not from the Bible. So, for us to understand, ano ba talaga yung love ni God? Actually, tapusin ko na lang muna yung Peter, yung John na yon. Kaya nga, sa 18, nung napakita na ni Jesus na palitan mo na yung focus mo, ito mo 18. Sa John 21:18, sabi niya, dati, nung naka-focus ka sa love mo, sabi niya, 18, most assuredly I say to you, when you were younger, you girded yourself and walked where you wish. But when you are old, you will stretch out your hands and another will girded you and carry you where you do not wish. So, parang siya sabi niya, nung bata ka, nung hindi mo naiintindihan lahat, ikaw yung nagdidikta, ikaw yung nagpo-probe, ikaw yung nagwo-work, ikaw lahat. Ngayon, matanda ka na, naiintindihan mo yung love. Ako, si God na mag-guide sa'yo at i-stretch out mo lang yung hand, susunod ka. Yun nga, masama, yung 19 nga, this he spoke, signifying by what death he would glorify God. And we have spoken this, he said to him, follow me. So, yung
madaming Christian is we create ano gusto natin parang gawin as a Christian. Pero yung mga mature, old or mature, pwede na sabihin mature, yan yung mga Christian na sunod sa truth or ng Bible. Kaya nga, we sa metanoia, talagang focus namin is bigay ng tao truth. Para ang fina-follow mo, truth, hindi yung gawa-gawa mo lang o gawa-gawa ng sino. Diba? So, first John, yung sunod, 1 John 4:9. Ito yung pinakita ni God na love. 1 John 4:9. So 1 John 4:9, in this the love of God was manifested. So pinakita ni God yung love niya toward us, ano yun? That God has sent his only begotten son into the world that we might live through him. In this is love, not that we love God, but that he loved us and he sent his son to be the propitiator for our sin. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. So, dun sa first part, sabi niya, in this, the love of God was manifested. Pinakita ni God, ano? Binigay niya si Jesus Christ, his begotten son, into the world. Para ano? That we might live through him. Mabuhay tayo ulit. Kasi, nung minemeditate ko nga to, I stop and pumunta ako doon sa pwede mo sabihin sa shoes ni God. Kasi isipin mo, before creation, before create niya lahat, alam naman ni God ano mangyayari. 'Di ba? So gustong-gusto niya magkaroon ng anak. So ayaw niya anak niya na napilitan. So when he created yung humans, binigyan niya ng free will. Ang problema, yung free will na yan will cause evil na pumasok sa mundo. Kaya doon na yung war, yung rape, murder, killing, yung naglolokohan, lahat eh. Kasi free will eh. So, naisip ko, kung ako si God, winay ko yun, yung evil na mangyayari sa mundo, pero yung mga taong lalapit sa akin at magiging anak ko, ano yung mas mabigat? Tutuloyin ko ba yung creation ko? Ang problema, dahil sa palpak ng isa, masisira buong mundo. Pero, maayos ko naman. Pero, ang kailangan ko bigay, si anak ko. So, di ba? Sana makuha nyo yung ang pinapakita ko yung value natin. Before creation yan, naisip na ni God lahat yan. Paano yung mga bata na abort? Paano yung mga bata napapatay? Yung mga nare-rape, yung mga namomoles. Tapos, dito sa kabila, may dadami yung anak ko eh. So, ibig sabihin, tinuloy ni God, mas nakita niya yung worth ng pagiging tayo na lumapit sa kanya bilang anak than the evil. Pero hindi namin yung pinabayaan yung evil. Gumawa siya ng solution, which is through Jesus Christ. Nga, ang problema ng tao, dahil may free will, hindi na may humilit si God. So, tinuloy ni God yung creation. More of, ang focus niya is yung mga anak, na magiging anak niya. Tapos, here, sinasabi nga sa 4:9 nga, na God manifested na binigay yung begotten son into the world that we might live through him. Tapos, yung next, verse 12. No, yung hindi lang niya binigay yung anak niya para i-save tayo. So verse 12, no one has seen God at any time if we love one another. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us. And this, his love has been perfected in us. By this we know that we abide in him and he in us because he has given us of his spirit. So, hindi lang niya nakontento na i-redeem tayo through the son, to the death of his son. Gusto pa niya mag-abide at tumira sa atin. Gusto niya tumira pa siya sa atin. Kaya sabi niya, his love has been perfected in us. Hindi lang niya tayo redeem, tumira siya sa atin by giving us the Holy Spirit. So, yun yung tunay na love. Yung creation mo,
na alam mo palpak, ginawa mo ng anak, ngayon, hindi ka pa kontento, gusto mo tumira doon sa loob niya. So, binigay niya si Holy Spirit para tumira sa loob natin. Yung, di ba? Yan yung true love. Ang problema kasi ng madami tao, yung love ni God, sinushoot natin sa experience na nangyari sa tao o nakikita natin o yung mga testimony ng mga tao. So we try to shoot yung mga nangyayari dun sa love ni God, which ang problema, yung mga palpak na nangyayari, free will ng tao, they choose yung ganyang buhay. Kasi from the start, nagbigay naman ng solution si Jesus. Kasi si God, ang solution niya si Jesus. Ang problema, lumapit may tao na yun. Diba, pumalpak yung buhay. Kasalanan ba ni God? Binigyan tayo free will. From the start, kung tinanggap niya si Jesus Christ at talagang sumunod siya dun sa buhay na may Jesus Christ, hindi papalpak yung buhay. Diba? Parang, baga nga, if you understand talaga yung free will na yan, kaya nga, dun, nag-iba rin yung prayer ko. I don't pray na nakikiusap kay God. Most of my prayer is allowing God to move through me. Yung declaration ko, yung lay hands ko, kasi si God pinigay yung right sa tao eh. So nag-change na hindi si God pwede makialam kung walang tao nag-release ng power niya. Kaya nga, whatever you bind on earth will be bound in heaven, whatever you loose on, kailangan niya tao. So nagbago yung prayer ko nung na-understand ko na, okay, I use my free will to allow God to move through me. Ang problema nga ng tao is, gagawin ko gusto ko, then pag masama, stop mo na lang, Lord. Kung mabuti, alam mo dumaan. Kaya ang problema, hindi na free will yun. So, may hirap makialam si God sa mga taong ayaw bigyan ng right si God makialam sa buhay niya. Kasi yun ang hinitay rin ni God eh. Pwede na ba gumalaw sa buhay mo? Diba? So yun ang problema. So nung another yung sa Romans 5:5. Ang tagal kong binabasa dati pa sa po. Ibig sabihin nitong verse. In Romans 5:5, sabi niya, now hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. So, iniisip ko, sige, hope does not disappoint. Tapos yung love na binigay sa atin o pinour out sa heart natin by the Holy Spirit na binigay sa atin. So, sabi ko, parang wala namang nararamdaman na yung love ko biglang nag-overflow nung una, nung binabasa ko to. Tapos, verse 6, sabi niya, for when we were still without strength, in due time Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die, yet perhaps for a good man, someone would even dare to die. So, dito, sinasabi nga niya na, ito yung pinapakitang agape love, na walang isang tao kaya mamatay para sa ibang tao. Lalo na pag yung tao masama. Di ba? Kware, ako, may problema yung kapitbahay ko. Ang pambayad anak ko, gagawin ko ba yun? Kahit sobrang bait niya sa akin, gagawin ko ba yun? Baka 50-50 eh, di ba? Pero mukhang di worth it. Di ba? Pero yun yung pinakitang love eh. Yeah. So, yun yung pinapakitang love. Tapos, sa verse 8, yung kasunod, but God demonstrate His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. So, hindi lang, sabi nga sa verse 8, while we were still sinners, Christ died for us. Sabi nga sa verse 9, naging much more pa. Hindi lang siya namatay, much more than having been justified by His blood, we shall be saved from the wrath to Him. So, yung galit ni God, yung mga curses, lahat, wala na kay God. Binura na. Diba? So,
dito, parang 1 John 4 nga, pinakita ni God yung love niya by sending His Son. Kahit palpak pa tayo, binigay niya. Kasi normally, isip natin, pag maayos na ako, tsaka gagalaw si God. Pag mabait na ako, nabawasan ko na yung sin ko, konti na lang sin ko, tsaka siya gagalaw. Hindi eh. Yet we are sinners. Lahat tayo walang aabot dun sa level na iningin ni God. Binigay niya si Jesus Christ para umabot tayo. So huwag mo nang pilitin abutin. Matuwa ka na lang na may Jesus Christ ka, abot mo na. Yan yung nagiging problema ng maraming Christian, masyadong burnout. Kasi hindi nila naintindihan yung love na yun. Yung love na palpak ang binigay si Jesus Christ. So ngayon, paano mo magiging buhay sa iyo yun? Pupunta tayo. Babalikan ko yung Romans 5:5 kanina kasi karuktong na itong Ephesians 3:14. Ito yung isang prayer ni Paul sa mga tiga Ephesians, which pag may nakita kayo prayer ni Paul o prayer ng sino man apostle para mas madami kay Paul, pwede mo pag-pray rin yung 14. Yung Ephesians 3:14. For this reason, I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ. Verse 15, from whom the whole family in heaven and on earth is named, that He would grant you according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man. So, sinasabi niya dito, yung prayer niya na yung si Holy Spirit may strengthen doon sa loob mo. Ano yung strengthen niya? Yung verse 17, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love. So sinasabi niya dito, tagal ko rin hindi, anong connection that Christ may dwell in your heart, yung sa 16 nga about the to be strengthened with my through His Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your heart through faith. Yan yung sinasabi, that Christ may dwell in your heart. When you get born again, inaccept mo si Christ into your heart. Tapos yung Holy Spirit inside you, yun yung kaninang Romans 5:5, yung Spirit, the love of God pour out in our heart by the Spirit, by the Holy Spirit. So, sinasabi dito, when you accept Jesus Christ, you allow the Holy Spirit to strengthen that, to pakita sa iyo yung true love na yan. Na gano'ng ka-valuable yung si Jesus Christ na sa loob mo. Kaya nga, yung sa 70 prayer, that you being rooted and grounded in love. Maging rooted and grounded ka dun sa love ni God sa iyo by nung accept mo kay Jesus Christ, naiintindihan mo, naging totoo sa iyo yung love ni God. Kasi, you have to understand kasi, sa Bible, madalas nga gamit no, wisdom, saka understanding. So, anong different ng tatlo? Ang difference ng tatlo, yung no is parang alam mo lang. Yung mga binabasa mo, yung mga pinapasok mo, you know. Yung wisdom, lahat ng pinasok mo, lahat ng inintindi mo, nabuo mo. Naging naintindihan mo yung buong picture. Tapos yung understanding, kailan mo i-apply? Yung pagkaintindi mo. So yung kanina, ang prayer niya, na yung si Holy Spirit may, that will to be strengthened with might through His Spirit in the inner man, lahat ng pinapasok mong truth from the Bible, bubuhayin ni Holy Spirit. Yan yung tinuro ni Brother Ron na about Logos and Rhema. Yung truth na yan, bubuhayin ni Holy Spirit from inside. Tapos from inside mo, maging totoo sa'yo. Yan yung sinasabi nga ni Jesus kay Peter, huwag ka tumingin sa ato kaya mo. Tingnan mo yung pag, maintindihan mo yung love ko sa'yo. Kakayanin mo lahat. Kaya nga, yung next verse ng Ephesians, sabi nga, that Christ may dwell in your heart through faith, that you being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints, what is the width, the length, and depth, and height, verse 19, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Isa rin word na passes knowledge. Ano ibig sabihin ng passes? May knowledge ka, tapos lalampasan mo yung knowledge. Ano ibig sabihin yan? Lalampasan mo yung knowledge. Yun yung sinasabi kong yung logos, yung knowledge mo, naging rema.
yan ang gagawin ni Holy Spirit. Kaya nga, pag naiintindihan mo yun, sabi niya, that you may be filled, mapupuno ka ng fullness of God. Maintindihan mo sino si Christ sa'yo. Maintindihan mo yung kabuuan ng binigay ni Christ para maging full ka. That you may be filled with all the fullness of God. Si Christ ang magpupuno na yan. Hindi pa nalilagay pero sa Colossians 2, sabi niya, in His fullness, naging complete tayo. Even in John 1, I think 16 nga, from his fullness, we all receive grace upon grace. The more you understand about Jesus Christ, yung grace nag-flow out sa iyo. So, sa 18, that you may be comprehend, to know the love of God, not surpass knowledge. Kaya pwede mo na gawin yung 20. Kasi yung 20, yun yung palaging, madami nagpe-pray, pero palaging kapos yung prayer nila. Sa verse 20, now to Him who is able to do immeasurably more than we ask or imagine. Hanggang doon lang minto na kaya ni God more than we ask or imagine. Pero problem, according to His power that is at work within us. Yung Holy Spirit na binuhay yung love ni God, tas pinoflow out mo eh. Doon mo magagawa lahat ng immeasurably more than we ask or imagine. Doon mo maintindihan. Kaya nga, pag naintindihan mo yung love ni God, kasi madalas pag nagmi-minister ako, I just felt yung love ni God dun sa tao. Kaya nagkakaroon ako confident to pray yung every prayer ko mag-over kasi I let yung love from inside papunta dun sa tao. So it's if you understand gaano ka kabigat para kay God. Yung kahit andyan na yung problema, andyan na yung sitwasyon, andyan yung temptation, andyan, kaya mong magsabi ng no. O kaya mo ma-overcome. Kasi naintindihan mo, gaano ka kamahal ni God. Ako kasi, I really understand, nung pinaintindi talaga sa akin ni God na, ako nag-create sa'yo. Ako rin bahala sa'yo. Hindi kita papabayaan. Mahal kita. Ang importante is maging anak ka. Ngayon, anak ka na. Kaya nga kanina sa Romans, much more na. Hindi lang yung ginawa kitang anak, hinto na tayo. Much more, madami pa pwede ibigay sa'yo. Madami pa pwede gawin sa buhay mo. Madami pa pwede pakita sa'yo. Ang problema nga ng tao, it's more of yung works than knowing ano ba yung binubuhay ni Holy Spirit ng love ni God inside you. Through, by knowing the truth, bubuhay ni Holy Spirit, gagawin niya ang rema from inside. Kaya nga, yung last verse ko, Galatians 5:6, sabi niya, for in Christ Jesus. Yung Galatians 5:6, for in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision avails anything. So walang pakialam kung follow the law, hindi ka follow, hindi importante yan. But faith working through yung love ni God. Yung sasabi ko, when I minister tao, na-feel ko yung love ni God dun sa tao. So naririnig ko ano yung kailangan ko ibigay dun sa tao. Ano yung mas mabigat yung nararamdaman kong paano ko i-set free yung tao. Kasi gusto, alam ko from inside si Holy Spirit, gusto i-set free yung tao. Doon nag-flow yung love. And para sa personal ko, pag dumadanaw sa any problema, pinabalikan ko lang na malaw ni God, tinawag niya maging anak, hindi niya papabayaan. So I hope na maging totoo sa inyo gaano kay kamahal ni God. Hindi yung lahat pati problema, bigay ni God kasi mas importante kay God character change. Hindi importante. Importante, makita mo, mahal ka niya at gustong-gusto niya. Ikaw maging anak at hindi pa siya nakontento doon. Gusto niya tumira sa'yo. Hindi ko alam bakit. Ang palpak ng tao pero gustong-gusto ni God tumira sa atin. I-value niya yun. Diba, sana maging totoo sa inyo. Yan lang gusto ko iwan sa inyo. Sana, sabi nga, that you be rooted and grounded in love. Maintindihan mo yung love ni God sa'yo. Kasi minsan may mga bagay na hindi mo maintindihan, pero pag naintindihan mo yung love ni God, you will trust God pa rin all the way. At hintay mo paano siya gagalaw. Amen? Amen. Amen. Okay. Praise God. Napakaganda. Hallelujah. Parang umakapaw ako sa pagmamahal bigla. Yes. Ako kasi talaga yan. Alam niyo, ang number one
isipin natin that the single most revelation that we should have as a believer is John 3:16. John 3:16, ano ba sinasabi doon? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Walang sinasabi doon ng our love for God. Ang sinasabi doon is God's love for us. So it is very important that we focus on God's love for us. We are not getting God's love anymore kasi minahal mo. Kaya nga natin siya minahal kasi He first loved us. The more we focus on God's love, the more that it brings us into grace. E, isipin mo, pinag-usapan natin si Peter. Tingnan nyo. Si Peter, ano bang si Peter? More on, ano siya eh? More on banat ng banat. Eh, mahal kita. Mahal action. Kita. Okay, action eh. Action. Medyo rigid siya. Masyado siyang medyo stick. Ako na, eh, bala sa'yo. Mahal na mahal kita eh. Titignan mo ah. Kung titignan mo yung mga Christians, ganyan din, parang medyo performance-based. Eh, kaya ko ito, eh, gagawin ko ito. Gagawin ko ito para sa'yo. Look at this ah. Sino sa apostles had this thing ng revelation of God's love? It was John. Kasi sinasabi niya na, whom Jesus loved. Right. He already had that revelation of God's love. Sinong nandun sa foot of the cross? It was si John. Sino itong banat ang banat? Nasaan siya? Siya yung sabi niya, the disciple that Jesus loved. Yeah. Yan yung description kay John. Pero pag tinignan mo, sa gospel, nasa book of John lang. So, ibig sabihin siya, nagsusulat sa sarili niya, the disciple that Jesus loved. Pero, kasi, pag inisip mo, pantay naman tingin ni Jesus sa kanilang lahat. Pantay-pantay sila, pero John had a revelation of God. Revelation, yeah. Alam niya kung paano siyang kamahal ng Panginoon. Kaya tama yung sinasabi mo, kapag may revelation tayo ng pagmamahal ng Panginoon sa atin, hindi na tayo magdadalawang isip para lay hands, para tulungan, ipag-pray ang ibang tao. Kasi alam natin, kung alam natin gano'n tayong kamahal ng Panginoon. So alam din natin kung gano'ng kamahal ng Panginoon yung taong yun. Kung gusto natin siyang tulungan, mas gustong tulungan ng Panginoon. It is why we have that revelation to lay hands on the sick and to pray for people. Because we have that revelation of God's love. Napaka-importante yun that we have that. As a believer, kailangan meron tayong revelation on alam natin kung gano'ng tayong kamahal ng Panginoon. Amen. Kasi puro tayo dun sa performance, puro tayo yung sa yung performance-based na kasi ngayon eh, parang iniisip na kailangan makuha mo to para makuha mo God's love. God already loved us. Pantay-pantay ang pagmamahal niya sa atin. Ang kailangan lang, maunawaan natin kung gano'n ba niya tayo kamahal. Amen? Amen. Amen. Praise God. That's true. You know, last night, the Holy Spirit, the Lord that we serve is really aligning everybody here. Kasi last night, I was able to finish reading the book of John, the Gospel of John, which is among the four Gospels. I really think John is a masterpiece. And kagabi, I finished the book of John reading it. Ang nakakatawa dito, while I was reading the book of John, how many times that actually John was saying, and the disciple whom Jesus loved, and the disciple whom Jesus loved. And when Jesus... John lang meron nun. The disciple whom Jesus loved. And then when he looked at him, nakalagay mo nun, the disciple whom Jesus loved, like resting on his bosom during the Last Supper. Actually, nung pagpasok pa nga niya dun sa court, nung in-arrest Jesus Christ, si John pa rin ang kanya. Ang nakakatawa dito, John, whom Jesus loved, actually, totoo yun yung sinasabi niya, it is only written by John himself. Yes. Yeah. Kaya when Brother Eric said much more, yung much more na yun is actually a revelation of his love, not our love. Kaya yung book of John is always comparing, I'm not saying that the John is actually comparing Peter to himself, you know, but I really believe through the inspiration of the Holy Spirit, if we're actually reading the Bible, it's a si Peter kasi is a revelation of a human love for God, and John's is a revelation of knowing God's love for us. Na dapat we are boasting of His love for us and not our love for Him. It's His love, not our love. And when we understand and we receive the love of God for us, then much more we could be rooted, we could be more effective in conveying or in giving the love of God to other people. As we minister, everything has to be founded in love. You know, like the Lord says, a new commandment I give to you,
that you love one another as I have loved you. Amen. So, napakaganda naman ng subject natin ngayon. Yes. Kaya pa rito Valentine's eh. Oo nga, love. Napaka-importante kasi yan talaga yung relation na dapat meron ka as a believer. Kasi kapag wala, may hirapan ka eh. Palaging palabas. Kailangan papasok. Papasok. In order for you to bring out something, kailangan may pumasok muna. That is God's will. It is very important. Tsaka tanda na. Nagtuturo si Brother Eric, wala akong... Oh. Wala akong ginawa dito kundi umiling ng umiling eh. Amen. Talaga. Halang talaga. Kilala ko yun. Even Jesus was still walking on the earth. Lagi naman ang motivation niya is always love. Jesus was always moved with compassion. And after he was moved with compassion, miracles happen afterwards. Signs and wonders happens afterwards. So dapat ganun din ang motivation. We pray the answer. Oh my God. Praise God for the life of alam mo totoo lang while Brother Eric was Brother Eric is really a teacher, you know. Teaching the thing. And I really like the way how Brother Eric prepared all the slide or how he highlighted the word, you know. And while I was reading it, while I was listening to Brother Eric, nagwi-witness sa na-empower ng Holy Spirit yung word niya. It witnessed to my heart. I end up after listening to this I don't know how about you guys, everybody that's watching this. I am blessed. Amen. I am blessed. I'm overflowing right now as the Holy Spirit gave power to his word and using Brother Eric as his mouthpiece. So let's not forget, it is not our love for the Lord, but it's His love for us. And if we operate out of that overflow of that love coming from Him, then we could be more effective because it's Him all the time and it's not us. Amen. Hallelujah. Yes, amen. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng bawat araw, ikay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Inupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ikay di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ikay walang katulad. Tunay nga ikay di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Close us in prayer. Thank you, God, for once again today you have revealed your heart to us, oh God. That truly, Lord, we are your children in need of much love. But Lord, once again, you have reminded us it is not our love for you, but it's your love for us, oh God. Lord, right now, everybody that's listening, watching, oh God, I pray, Lord, that you thank you, Lord, for teaching us, Lord, to be a recipient, oh God, to receive, Lord, and out from that overflow of the love that we receive from you, we might extend that love to other people. Lord, I thank you, Lord, for using Brother Eric, oh God, for this wonderful message, oh God. That truly, Lord, our hearts right now
overflowing, O God, with your love. Thank you, Lord, for empowering, influencing, O God, your word, O God. So right now, Lord, our hearts are burning, O God, because of your love for us, O God. And Lord, today, Lord, we come to realize, Lord, that what kind of love is this, O God? What power of love that is, O God, that you are willing to accept a death on the cross, O God, that we might be reunited, O God, that we might be restored, O God, that we might become one with you, Lord, to have a loving relationship with you, God, that you, even God, being our Son, being the King, the Son of God, being our King, Lord, you are the only King that died for his subject, died for us, O God. Lord, what kind of love is this? It is unexplainable. It passes knowledge, O God. It is something that we cannot explain. So today, Lord, we thank you, Lord, that you're making us understand, O God, of this much love, this love, O God. Lord, I thank you, Lord. Words is not enough, O God. And songs, O God, are just a higher expression of this love, O God. Lord, I thank you, Lord, for this. With our hearts burning, O God, along with the people that are watching, listening to you, O God, we praise you, we worship you. It's just our natural response, O God, to worship you, Lord, because you teach us how to love you, O God, by your love for us. Lord, I speak blessing, and Lord, I lift you up. Brother Ron, as he continue and give us more word, more love from you, Lord Jesus. I thank you. I speak blessing, God, protection. And Lord, we are secure, Lord, because of your love. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Go again tomorrow, 3 p.m., same time. Bye. Amen.